Gusto ko lang palang malaman, sir, kung bakit ka nag-join sa IMG? What's your reason or ano yung goals mo why you join IMG? Same din actually. Actually, yung mutual fund, matagal na sa aking nasa isip yan. But hindi ko lang alam kung paano i-start. Nag-even inquire ako dyan sa SEC paano gawin. But ang dami kasing mga requirements sa SEC kung paano ka makapag-invest through dyan sa mutual fund na yan. Mm-hmm. Kaya nung nakita ko sa ano, sabi ko legit kaya ito. So nag-attempt ako. And even yung sister ko na nandyan sa Pilipinas, sabi niya, try mo kuya yung sa mutual. Sabi ko, how? Sabi ko, nag-inquire ako sa SEC and ang daming hinahanap, ang daming proseso. So, kaya hindi ako nakapag-start sa ano, sa about dyan sa mutual fund. And then buti na lang tawag dito, meron ko nakita through sa Facebook, and then yun nga, nag-inquire ako, and then ganun lang pala ka-easy sa inyo. So sabi ko, well, andun na lahat, may investment ka sa mutual fund, and then ang dami mo pang matututunan about sa financial talaga. So sabi ko nga ay why not to try, sabi ko. Na nakita ko yung mga ano mo sa akin sa doon sa mga sa group, every time na may webinar, may presentation, so na-realize ko din na talaga namang napakaganda. Kaya yun, hindi ako nag-atubiling, sige, I'll go for it. Kaya yun. Pero okay. Ang pinaka-base talaga nun is about doon sa mutual fund talaga. In fact, kasi may family dito sa Qatar is nandito rin. Pinag-usapan din namin. So sa kanila, nadidinig din nila yung about mutual fund, but hindi nila alam paano. Nung sinabi ko na nag-member ako and inaantay ko lang yung confirmation sa membership ko, and then after sigurong medyo maunawahan ko ng mas malalim yung tawag dito yung sa IMG, and at the same time yung sa paano mag-invest sa mutual fund, and then tuturuan ko rin sila, sabi ko sa kanila, and then they are okay naman. Ah, so nandyan kaya, yung family niyo talaga, sir, yung wife niyo tsaka yung anak niyo? Yes, andito yung wife ko is nasa Pilipinas na, pinauwi ko na along with the kids, but my parents, yung mga brothers, sisters ko, andito silang lahat. Ah, all right. So nice, sir, no? Mga OFW din pala yung family mo. Okay, maganda yung reason mo, sir, bakit ka nag-join sa IMG, and tinatanong ko rin para at least alam ko kung paano ko kayo i-guide, paano ko kayo turuan as your coach, mentor dito sa IMG, kasi napaka-importante kasi clear sa utak natin kung bakit tayo nag-join and for what reason bakit tayo nandito. And isa sa mga nagustuhan ko kasi din dito sa IMG, sir, actually is itong solid financial foundation. I don't know if familiar ka na dito, kasi ako first time ko itong narinig sa IMG when I was 20 years old, na pag gusto pala natin i-build yung finances natin, hindi pala pwedeng shortcut, no? Kasi meron pala tayo dapat priority, set of priorities na dapat inuuna. So dito sa IMG, tinuturo yung solid financial foundation na pag nag-build ka ng finances mo, para kang nagbi-build ng bahay na dapat step by step. So unahin talaga natin dyan, yung first priority is a healthcare. Bakit healthcare yung importante? Kasi akala ko dati, pag may pera ka, invest ka kaagad, di ba? Tapos hayaan mo tumubo yung pera mo. Pero mali pala yun. Kasi healthcare is the most important, kasi nga, as OFW, no, tayong nagtatrabaho, breadwinners, kumbaga, yung katawan natin, yung kapital natin, no, puhunan natin, at kung napakahirap magkasakit nang walang healthcare. So itong healthcare, ito yung sasalo sa atin, magbabayad sa ating mga medical bills, no, medical expenses, hospitalization, in case na magkasakit tayo. And good thing about having a healthcare, dapat yung kinukuha natin is yung long term. Pag sinasabi nating long term, yung ika-cover tayo for a lifetime, no? Even at the age 100, meron tayong funds for it. So, yun yung kagandahan dito sa Solid Financial Foundation, kasi ina-avoid niya yung mga financial mistake na nagawa ng mga tao. Especially ako, personal experience ko, sir, sa family namin, yung lolo ko nagkasakit, hindi naman na ituro sa kanila yung healthcare. So ang nangyari, no, ambag-ambagan talaga kami magka-family, at the same time, napakahirap, ilang linggo lang sa
hospital, no, mga gamot napakamahal. So yun yung experience ko, kaya tinuturo ko talaga ngayon sa sarili ko na I learned from that mistake na ginawa nila dati. So ngayon ito yung inuuna ko, healthcare, pati ito dituro ko sa mga members ko. And then pag meron ka ng healthcare, proceed ka sa protection. So yun naman ay life insurance. So tulad mo, meron ka sariling family na sa Pilipinas. So ang purpose is to protect them. So if we really love our family, we need to protect them by having a life insurance. Kasi ang purpose ng life insurance naman, if may mangyari sa akin tapos nagtatrabaho ako, at least may maibibigay sa kanilang instant money na magpapaaral sa anak ko, no, mabubuhay pa rin yung pamilya ko kahit wala na ako. So yun yung purpose ng life insurance. And pangatlo, sir, kailangan nating i-manage yung utang natin, kasi managing our debts, napakahirap kasi kung malaki yung sahod natin pero ang laki din ng interest ng utang natin, di ba? Or may utang tayo. So parang useless lang siya. Ito yung anay na sumisira sa bahay natin. And then pang-apat is to build your emergency funds. Ito naman yung pera na gagamitin mo in case of emergency, mawalan tayo ng trabaho, pauwiin tayo sa Pilipinas, catastrophe, baha, lindol, no, lockdown. Yan, mga emergency yan. Hindi natin yan ine-expect. So we need to set aside 3 to 6 months of our salary for emergency purposes. Yun yung nakalagay sa bangko. And last but not the least, ito na yung investment. Ito na yung mga properties natin, sir. Bahay, lupa, no, real estate, business, at saka mga mutual funds and stocks natin. So bakit last priority na siya? Kasi ang mga tao, pag inuuna mo yung investment, tapos nalimutan mo, hala, wala pala akong emergency fund or wala pala akong healthcare. Isang emergency lang, saan mo kukunin yung pera mo? Doon din sa investment. Di ba? Ang nangyayari is binibenta lang din nila yung properties nila, benta yung sasakyan, yung bahay, sangla, and wini-withdraw yung share sa mutual fund kasi yun yung ginagamit pang sustain sa emergency. Yan. So, ang mangyayari, madidrain siya and then magiging back to zero siya. No? Guguho yung financial foundation mo and then you end up, naubos lang din yung savings mo sa ilang taon na pagtatrabaho. And I have good news for you, sir. Since you are a member of IMG, tutulungan ka ni IMG para ma-solve, no, itong solid financial foundation mo. Kasi bibigyan ka niya ng access sa healthcare, bibigyan ka pa niya ng access sa life insurance, at saka sa investment. So itong tatlo, solve ka na dito. Bakit? You already have access to Kaiser. So Kaiser is a complete financial plan. Bakit siya sinasabing kompleto? It's because yung dalawang question sa buhay natin na solve ni Kaiser. Na what if I die too soon, may mangyari sa akin, sino mag-aalaga sa pamilya ko? No? Natanong na ba natin yan? So ang solution is life insurance. They need instant money. Pero paano naman, sir, kung walang nangyari sa atin? Bigyan tayo ni Lord ng 60 years old, 70 years old. Sino namang mag-aalaga kaya sa atin? Di ba? So ang solution mo dyan is kailangan mo ng pera. Retirement fund. Investment. At the same time, kailangan mo rin ng long-term healthcare. It's because kung kailan tayo tumatanda, dyan halos lumalabas yung sakit. Tama? That's why itong three major financial needs natin, investment, life insurance, tsaka healthcare, nasolve na siya ni Kaiser. So basically, ang nabibigay ni Kaiser sa mga members is peace of mind. Kaya nga ako, sir, dati akala ko okay na ako sa mutual funds lang. Pero nung na-realize ko na magiging useless lang siya in the long run kasi mauubos lang din siya, ito talaga yung inuna ko, si Kaiser. Kasi 7 years lang ako maghuhulog dito sa Kaiser. Ang kagandahan dito, sir, 5 years na ako ngayon sa Kaiser ko, 2 years na lang matatapos ko na to. And I'm planning to get another one. So sa 10 to 40 years old kasi, ang pinakamaliit na plan is 80 pesos a day or 2.6. Yun yung lowest. Pero ang kinuha ko dito is K100. Dumiretso ako dito sa K100. No? Pwede ka ditong mag-monthly, mag-annual, semi-annual. Ang advantage mo dito, sir, pag nagsisave ka into annual, buong 1 year yung hulugan mo, discounted ka ng 2 months. Imbis na 74,000 itong K100, 58,000 lang yung ihuhulog mo for the whole year. And then, after 7 years, tutubo siya ng 10%. At the maturity, meron kang 1.1 million. Yun yung gandaan sa kanya. Wow. Kasi meron siyang mutual funds. May kasama na siyang investment. And then yung hospitalization mo sa Kaiser is 60,000 yearly. Lumalaki pa yan siya after ng accumulation period. And then yung life insurance niya, sir, is 450,000 pag accident times 2.
900,000 yung ibibigay sa family natin. And then, ang good thing about kay Sir Sir is pwede siyang matransfer in case may mangyari sa atin. Example, nakahulog ako ng isang taon. May mangyari sa akin, fully paid na yung 7 years ko. And then matatransfer na siya sa asawa ko or sa mga anak ko. Hindi na sila magkukontinue maghulog pero yung benefits mo, sila na yung makakagamit. Pati yung insurance money, sila yung makakatanggap. Ayun, yun yung ka-advantage siya dito, sir. So, ilang taon po kayo ngayon, sir, Fred? Ano na, sir? I am 41 now. Sa 41 to 50, sir, yung minimum is K60. Ayan, pero pwede kang kumuha ng mas malaking plan, sir. Depende yan sa'yo kasi the higher the plan, mas malaki din yung maturity value niya at pati yung budget sa hospitalization. Kaya meron tayong K100, K150, K200, ayan. Yung OFW ko nakaraan sa Qatar, ang kinuha niya dito is yung K200. Ayan. Kasi syempre, hindi naman dapat natin tinitipid yung sarili natin kasi tayo yung source of income eh. And the same time, investment kasi ito. Investment ito, ibig sabihin, hindi tinatapon yung pera mo dito, tumutubo siya. Tama? Ayan. So, dito Sir Fred, sa mga plans, ano yung nagustuhan mo dito, sir? Doon ako sa ano muna para hindi ako mabigla sa K100. Paano ko mag-start? Di ko alam. Okay. Same tayo, sir. Ito yung plan ko ni kinuha din. Ayan, yearly ako dito. Mag-ano ka rin, sir? Mag-avail ka dun sa discount mo na 2 months? Pwede rin ako diyan. Kaya lang hindi ko alam paano. Yes, sir. Yun yun. Ako yung mag-a-assist sa inyo diyan sa ano sa Kaiser po ninyo. And ang annual kasi dito, sir, is 58,821. Pero meron tayong policy fee na 500 pesos lang for 1 year. I-add mo lang siya dito. Kaya siya naging ano, 59K. Alright. Yan. Pero ang advantage mo dito, sir, once member ka din ng IMG, ito yung gusto ko dito. Pag meron ka rin Kaiser, automatic ka na may business. So, bakit tayo may business? Kasi napakahirap kung, okay naman, no? Tulad mo, 20 years ka na sa IKEA. So, kumbaga, hindi habang buhay na dyan tayo, hindi rin habang buhay na i-retain tayo ng company natin, tama? Alam natin yan for a fact na hindi habang buhay ang pagiging empleyado. So that's the reason why kahit ako din dati, malaki din naman yung sahod ko as a officer sa barko, pero iba talaga din kung meron kang plan B na kung mawalan man tayo ng trabaho, meron tayong other source of income. That's the reason why yung mga OFW dito, sir, na members ko, sinasabi ko talaga sa kanila na always look for an online business na habang nasa ibang bansa ka, meron ka ring income sa business mo. Kasi ang business, pwede mong maipamana sa mga anak mo at sa asawa mo. Yung pagiging empleyado, hindi yan pwede maipamana kahit gaano kaganda yung position natin. Diba? So, ang kagandahan dito, sir, ang business natin dito sa IMG is financial education. Ibig sabihin, nagtuturo lang po tayo dito kung paano mag-ipon, paano mag-invest. So kung meron tayong family member, kaibigan, no, mga kasama sa trabaho, or usually sa Facebook lang kami, nagpo-post sa Facebook. Pag may mga interesado, sir, pwede mo ipakausap sa akin. Kasi usually yung mga OFW, part-time, may mga trabaho. So ginagawa nila, Sir Dave, meron ko kaibigan, interesado siya, pwede mong pangkausapin. So pinapakausap nila sa akin kasi full-time ako dito. So ako yung trainer nyo dito, sir. And then pag once na ano natin yan, interesado din sila. So that's the time we can earn from it, no? Bibigyan tayo ng commission ng company. So that's our source of income dito. So anong gagawin natin sa other source of income natin or income natin sa IMG? You can pay off your debts kung may mga loan ka. Provide a better life for your family, no? You can build an educational fund sa anak mo, your retirement fund na mas mapaaga. So I'm not saying, sir, hindi kaya ng trabaho mo, but I'm saying is mas mabibilis ba pag dalawa yung sources of income natin, di ba? So you can also support your aging parents. Ayan, syempre tumatanda na tayo at saka makapag-forgood ng mas maaga sa Pilipinas. Iba kasi talaga pagkasama yung family natin. And become your own boss, hawak mo sarili mong oras. So maraming reasons bakit mas advantage talaga ang pagkakaroon ng business. So habang may trabaho tayo, maganda din, for the meantime, gawin natin yung online business ng IMG sa ating mga bakanting oras. So para at least darating ang point na malaki na yung income natin sa business, mas malaki pa sa sahod natin, then we can say na pwede na tayong makapag-forgood, no? So correct. Ito yung account natin sa IMG, sir. So dito mo makikita yung pangalan mo at the same time sa baba naman yung mga benefits mo. So let's start first with our mutual funds.
So as a member of IMG, automatic ka na dito may 1,000 worth of shares. So ang ginagawa dito ng fund manager, siya yung bumibili ng shares. So sa Jollibee, sa SM, sa BDO, maraming mga companies. So all you need to do, pwede ka lang magdagdag dyan. Ang pinakamaliit dyan is 20 pesos. So anytime, pwede tayo magdagdag dyan. Meron tayong ad subscription. Ayan. And then, once member ka rin ng IMG, automatic kang may accident insurance. 100,000. Yung membership mo ba, sir? 5-5? 5-5, sir. Yes, 5-5. So 100,000 yun siya dito. And then, meron din tayong parang St. Peter, Everest Memorial Services. And then, meron tayong check-up sa mata pag nandito tayo sa Pilipinas at saka frames twice a year. Libre lang yan siya. Uh-huh. Tapos, pag ma-process natin yung Kaiser mo ngayon, dito mo na makikita yung policy mo sa Kaiser. Ayan. So, nandyan yung benefit card mo, downloadable siya. At the same time, itong Yuraka, sir, dito pumapasok yung income natin sa IMG. So, ito yung parang Gcash natin. I-familiar ka sa Gcash? Yes. Dito pumapasok yung income natin sa IMG. Example, meron tayong mga natulungan, no? Or meron kang pinakausap sa akin, sir, kumuha din siya ng Kaiser. Or kumuha yung wife mo, yung family mo ng Kaiser. Hindi na mapupunta sa akin yung commission. Sa'yo na mismo yung 20%. So example, may nagulong 30,000. So meron kang 20%. So that's 6,000. So bawi na yung membership mo, di ba? So yung Yurakash mo, yung income mo sa Yurakash, pwede mo na siyang gamitin. Pag malaki-laki na siya, pwede mo siyang gamitin panghulog sa Kaiser mo. So wala ka nang intindihin na pwede ka pa mag-advance for 2 years, di ba? Kasi pwede ka mag-advance that's pwede mo siyang tapusin ka agad. And then, yung Soldivo, pwede mo rin kunin galing sa Yurakash mo yan, no? Yung panghulog mo dyan. So what I'm saying is, maganda talaga na yung sahod mo, intact na siya, hindi mo na siya magagalaw kasi may sarili kang income sa business mo. Di ba, sir? Maganda. And aside from that, sir, so since IMG is a business, lahat ng business kasi nagre-renew every January. So sa atin naman dito, para continuous yung income natin tsaka yung active benefits natin, 4 pesos a day lang tayo or 1.5 lang for the whole year. Pero since nag-join ka ng November, 300 pesos lang sa inyo. Ayan. So kailan ko yung i-renew, sir, yung 300 na yun? Ano po siya, January 1. Every January 1. Okay. Pwede din mag-advance ka, sir, mga December 25, mga ganyan, 28. Ayan. Alright. Sige, okay, lagay ko, so na i-note ko siya. Proceed tayo dito sa business, sa business din natin, no? Malaki kasi yung potential ng business mo dito sa IMG, sir, kasi aside sa this is part of your benefit as a member. Sir, sorry to cut you. Any question pala dito, sir? Dyan sa, yan sa part na yan, sa page na yan, sir, mayroon bang mga insurance ang IMG about sa mga business at saka halimbawa sa mga farm? Anong insurance gusto mo, sir? Mga fire insurance, mga ganyan? No, sa farm. Halimbawa, kasi may mga farm din akong maliliit sa Pilipinas na anong gusto mong ipa-insured, sir? Yung mga tinatanim, maganon, just in case na may mga baha or okay, ano, mga parang calamity, ganyan. Calamity, oh. Mayroon bang ganon? Tapos halimbawa sa business din, halimbawa, just in case may nangyaring sunog or anything, may mga ganon ba na actually, insurance? Sir, meron tayong ganyan dito. Nakikita mo yan sa portal mo, meron tayong Bolt Assurance. So hindi lang nalagay dito because that is our newest benefit as a member of IMG. Okay. So aside sa mga life insurance, meron din tayong mga general insurance. So yun yung sa sasakyan, sa bahay, sa business. So you can see it in your dashboard later on. So sige, check click mo lang yan siya dyan, sir. Meron naman siyang procedure. Discounted tayo dyan, sir. Sige, check ko. Dumadaan ng agent. Ayan. Tapos yung ano, sir, yung sa car, ano yun, pagka nag purchase ako ng car, ang discount ko magkano at paano ina-avail? Ayun, sir, meron tayong IMG Auto program andito sa taas ng Kaiser. So click mo lang yung avail now, you can have a discount of 50,000, 80,000, depende yan sa car, sa brand of car, tapos sa ano, type of car. Ano yan, sir? Sa lahat ng ano yan, sir, ng dealer, automotive sa atin, dealer. Yes, sir.
Open to right. Sa lahat. Kasi yung IMG magne-negotiate niyan because we have a corporate discount kasi marami tayo dito members. Alright, very good. Sige sir, yun lang. Ayun, maraming sulit na sulit dito sir. May mga iba dito nagpapa-member lang dahil sa discount sa sasakyan eh. Ayan. So aside from that sir, yun nga sabi ko nga, malaki talaga yung potential ng IMG kasi alam ko marami kang kilala din na hindi alam ang IMG na pwede nating makausap. Kasi ang population ng mga Pilipino, 111 million eh. 75 million dyan may Facebook. The rest, yung offline na, walang Facebook. Kaya nga, ikaw, di ba, sa Facebook mo lang din ako nakilala. So, oo. And right now, parang 4 million pa lang talaga yung nai-educate ng IMG. Napakalayo pa natin sa population natin, no? Ratio ng population natin sa Pilipinas. So, kaya ang ginagawa lang namin ngayon is online lang. Since COVID naman tayo, Facebook lang talaga kami ngayon. Nagpo-post kami about mutual funds, stock market, no, mga benefits sa IMG sa Facebook. Tapos, ang mga ginagawa ng mga OFW, lahat ng mga nag-i-inquire sa kanila, mga nagko-comment kasi, how, paano ba yan Sir Fred? Ganito, ganyan, turuan mo nga ako niyang mutual funds. So, pinapakausap nila sa akin, Sir Dave, interesado yung friend ko. So, yun, nag-zoom kami, Sir. Meron ka ng mga speakers dito. So, hindi na ikaw mismo mag-i-explain sa kanila. Meron din tayong mga video sa YouTube na pwede nating isend sa kanila. Ah, okay. Sige, ipa-schedule ko, sir. Sorry, sir. Ipa-schedule ko yung sister ko. Okay lang ba, sir? Yes, pwede, sir. Kasi ang kagandahan kasi dito, sir, ang mission talaga natin or the business itself is the financial education. Ang benefits natin is ano lang yan siya, kasama na yan siya sa membership natin. Kasi it's up to them. Kasi ang tao, pag once na-educate mo, na-seminar mo, ang dami niyang marirealize na sayang pala yung panahon, yung pera ko nasa bangko lang, or ang tagal ko sa trabaho, wala akong naiipon. So, pag nakita nila lang, ganda pala ng mutual funds, ang daming benefits sa IMG, sila na mismo magtatanong kung paano mag-start or paano ba mag-join. Di ba? Kasi, na-seminar nga sila, na-educate sila. Kasi yun din yung experience ko eh. Nung walang nagtuturo sa akin, hindi ko rin alam kung ano yung hindi ko pa alam. Di ba? So, ayun. Tama. At the same time, ito yung online system natin, sir. Since online lang naman yung business natin. So, most of the time, Facebook lang talaga tayo. Nagpo-prospect, nagpo-post tayo dun kasi libre lang naman mag-post sa Facebook. Sinishare namin sa mga group. Example, mga OFW sa Qatar or anything, no? Yan, mga FB groups dyan. And then, pag once may mga interesado, ini-invite na namin sila. Chinachat namin, hello ma'am, kumusta po? Interesado ka pala, meron kaming seminar about dito sa Zoom. Yan. Meron tayong 2 PM, 5 PM, 7 PM, 10 PM Philippine time. So kung hindi naman po kayo available, meron tayong YouTube na anytime pwede mo lang isend. Parang sa YouTube ka rin nanood, di ba sir? Oo. Yes. Kasi ang YouTube, pag convenient, di ba? Anytime pwede mo lang panoorin. Ayun. And then, pag once napanood na nila, tatanungin na natin ano yung benefit na gusto nilang i-avail. Tapos ganito, ganyan. Hinga natin ng form, membership form, and then kung saan sila magbabayad. So, ganun lang siya kadali, sir. Kaya maraming OFW talaga na pina-part-time nila and then ina-assist ko lang din sila dito sa IMG since ito na yung ginagawa ko for the whole day. Yan, minsan madaling araw kasi iba yung oras. And so, for you to get started sa business, sir, maganda, sinusulat mo yung mga prospect mo, no? Unahin mo yung mga sister mo, family members mo, and then eventually mga friends mo, no? Kasi pag sinusulat natin, every day meron tayong kinakausap, meron tayong agenda. Hindi tayo nauubusan ng prospect. Kumbaga, this is our inventory kasi business 'to eh. So ang inventory natin dito hindi mga products, no? Kasi wala tayong products na binebenta kundi mga pangalan ng taong kakausapin. So every day, kung meron kang listahan, every day meron din akong kakausapin, no? Nakilala mo. Ayan. So how can we earn? So ganun. Sorry, sir. So ganun na lang sir, pag in case na may mga prospect na ano, ipasa ko na lang muna sa iyo, ano? Yes, pwede tayong ganun sir. And then ayun, discuss ko rin yung kitaan natin sir since business naman 'to, magandang alam natin kung paano tayo kumikita. So in IMG business, you can earn 24,000 to 30,000 kahit part-time ka pa lang as long as associate ka dito sa IMG. So ang kailangan mo lang gawin para maging associate ka, first of all, you need to join IMG and second is you need to get your own Kaiser. So once you get your own Kaiser, pwede ka na makapag-share. So you can share with your friends, with your family, pwede natin kausapin. And then pag once na-close din natin yan sila, gusto din nila mag-start. No, example, naghulog din sila sa Kaiser nila ng 30,000, 1 year ba yan or monthly?
meron kang fixed na 20% doon na commission. So, magkano ang 20% na, example, 30,000, 6,000 pesos. Eh, paano kung apat sila, no? Apat pala yung kilala mo na gusto ng healthcare, no? Or gusto ng mutual funds, tapos na-close natin ng Kaiser. Meron kang 24,000. Anong gagawin mo sa 24,000, sir? You can use it to invest in your mutual funds or for advanced savings mo sa Kaiser next year. So, 2 years ka na sa Kaiser mo, 5 years na lang matatapos mo na siya. Diba? Napakadali lang matapos ang Kaiser. As long as meron lang talaga tayong panghulog coming from our income in IMG. Now, Sir Dave, I am busy or hindi pa ako masyado marunong mag-talk. It's okay kasi yung kailangan mo lang talaga is yung prospect mo, ipakilala mo sa akin, no? Or kausapin natin dyan. So, as your trainer, ang gagawin ko dyan, ako yung magpe-present, ako yung magko-close, no? Ako yung kakausap, magko-convince. After that one, pag once na-close deal natin yan, no, you split the commission with your trainer. So, 50% is better than 100% of nothing. Tama ba, sir? So, ang kagandahan dito, ito yung tinatawag natin na match up. Ibig sabihin, kahit mga bagong members sa IMG, meron ng malaking potential na kumikita sila because meron silang mga trainers na nag-a-assist at tumutulong sa kanila. So, here in IMG, ako yung trainer nyo dito, sir. Uh-huh. Ayan. And itong 20%, sir, pwedeng mas lumaki yan. Hindi yan siya fixed. As once maging promoted tayo. Any question pala dito sa compensation, sir? So far, okay naman, sir. Okay, clear naman po, no? So, 20%, sir, lalaki siya, magiging 37% siya once we become a marketing director. So, this is a promotion from associate. So, ang marketing director kasi, ang kailangan dyan is 5 members tsaka 5 Kaiser in 30 days. So, ito lang yung kailangan dyan. Example, meron kang 3 kamag-anak, 2 kasama sa trabaho. Ayun, marketing director ka na pag nakausap natin yan. And then, as marketing director, 37% na yung 20% mo. So, kung ibibase mo siya sa 30,000, that is 11,100. And paano kung apat sila? No? Times 4, meron tayong na-close in 1 month, 4. You have 44,400. And this is quite good, no? Malaking amount na to siya for me. In the middle of pandemic, kung ipigay sa'yo ng 40K. Di ba? Yes, so, yes. Kaya it's already an opportunity talaga na dapat natin i-grab right away kasi the moment you become a member sa IMG, you need to start sharing kaagad kasi marami talaga tayong mga kilala na hindi din nila alam yung IMG and sayang din if maunahan tayo ng iba kasi napakarami talagang IMG members na sinishare sa iba. So, meron ko ditong member na member siya ng IMG, yung mama niya, nag-join pa sa iba, ganito, ganyan. Kasi hindi mo alam kung sino yung pwede nilang makausap eh kasi nga sa Facebook, ang daming nagpo-post. Ayan. So, maganda na if relatives natin yun, family member natin, sa atin na mismo, ako, tayo na yung magtuturo, ako na yung trainer sa kanila. Para isang team lang tayo dito, kumbaga. Sige. Ayan. So, and aside from that, sir, dito sa IMG, wala kang quota. So, after mo nakapag 5 members tsaka 5 Kaiser, marketing director ka na, 37% ka na lagi. So, hindi ka na madedemote. Ayan. And then, Sir Dave, what if yung member ko meron din kukuha ng Kaiser sa kanya? Di ba? Kukuha niya yung anak niya or kasama niya sa trabaho, asawa niya. Meron ka ding 17% doon. So, meron kang bonus. So, depende kung magkano yung hinuhulog nila. And then you can qualify for Trainers Academy. This is a very good training sa mga members. Trainers Black Jacket, ibibigay yan sa'yo. Green, tsaka white polo shirt. Yan. And you can also become a licensed Associate Financial Planner of the Philippines. So this is another career na pwede mong ilagay sa pangalan mo, sir. Para siyang PhD, yan yung AFP. Yan. And then you can have a free short-term Kaiser HMO, 70,000 kada sakit, covered ka. Pag once marketing director ka, pwede ka makakwalify dyan. And a part-time income as a marketing director, 20,000 to 50,000 na yung monthly. So, depende yan siya. Pwedeng mas malaki yan kasi business ito eh. Hindi siya fixed. Ayan. Mm-hmm. So, yun yung mga perks at saka rewards once you become marketing director this month of November. So, ayan. Aside from that, this coming December, we have our biggest event for members. So, this is free. Online lang to siya, virtual. So, do not forget, sir, na mag-register tayo, sir, dito. Ayan, makikita mo yung red button dyan sa account mo. Okay, sige. Yan. Oh, sige, sir. Click ka lang ng yes dyan para at least
maka-register ka for free. And then, yan, ngayong December yan, Sunday ata yan, 4 PM. Number 5. Alright, no? So, malapit na tayong matapos, sir. You need to have an IMG notebook because in your IMG notebook, sir, that will be your record, monitoring. You can also put your goals. Magkano ba yung income na gusto mo for this year, no? Or goal mo dito sa IMG. And diyan mo rin isusulat yung pangalan ng mga tao na gusto mong sharean or kausapin natin sa IMG. Para, yun nga, sabi ko, may record tayo. Hindi tayo maubusan ng kakausapin. Kasi kung wala tayong listahan ng mga pangalan, usually, kung sino lang yung naiisip natin, di ba, ngayong araw na to, or minsan tama, wala tayong nakakausap. Pero pag meron tayong listahan, meron tayong parang agenda, di ba? Or tama, meron tayong goal. So, ayun. And of course, sir, education is a learning process. So, every day or every time na bakante ka, mag-attend ka ng trainings tsaka meetings natin sa Zoom para ma-enhance yung knowledge mo financially. Kasi kahit ako, sir, 5 years na ako dito, every day, meron talaga akong natututunang bago dito sa IMG, pati yung sa sistema nila. So, at least member ka na sa IMG, siyempre, mas maganda ding alamin mo yung sistema ng pinasukan mong business, di ba? Or company. Pati yung mga benefits. Correct. Meron tayong mga workshops dito, sir, financial workshops, na kung i-avail mo sa labas, may bayad siya, no? Lachingkitan, ganito, ganyan. Dito, libre lang siya. Yung mga benefits. That's correct. Mga learning natin dito, modules. Ayan. And meron tayong mga meeting, sir, na recorded. Pag hindi ka maka-attend, pwede mong balikan. Nandiyon sa Facebook group natin. Wise Millennials Dynasty. I don't know kung na-add na kita doon, pero i-add kita pag hindi pa. Ayun. So, sige, sir. Thank you. Ayun, Sir Fred, no? Any question, sir? Regards doon sa... Well, maraming salamat. First of all, sa time tsaka sa pag-explain sa akin at the same time pag-guide. Sir, ano na lang siguro, last na lang, gusto kong i-try ngayon kasi kating-kating yes, yung kamay ko, paano ko i-try mag-ano sa mutual fund. Ah, okay. Maka-share screen ba? Mag-add ako. Ah, okay. Ah, sir, sasendan kita ng video for that kasi hindi ko nakikita yung screen mo eh. Para alam mo yung step-by-step process. Ayun, para paano mag-add subscription. And nabook na ba yung shares mo, sir? Nakikita mo na yung shares mo dyan? For booking pa siya? Hindi. Parang ganun, sir. Ah, okay. So wait na lang muna natin mabook yung free mo na shares upon membership. And then that's the time we can already add. Sige, sir. Just ano na lang siguro kung may video ka, sir, pa, share na lang. I-send ko rin po sa iyo. So, ayun, sir, ang second step muna natin dito is, ayun, you become associate. Ay, about dun sa kay sir mo, yung sa kay 100, i-process natin yun kasi you're asking how to process it. And then aside from that, mag-associate ka dito para at least ma-promote ka rin to associate. At the same time, ayun, register ka dun sa convention, dun sa portal mo. And then, yun, chat na lang din tayo sa Messenger, sir, if you have still question about your, ano, Soldibo. Pero wait lang muna natin mabook yan kasi ibubook pa yan ng fund managers eh. Sige, sir. Sir, maraming salamat sa time, sir. Fred, thank you din, sir, ha, sa time kasi dami mo palang meeting. Chat na lang, sir. Sige, thank you very much, sir. God bless. And thank you. Congratulations. God bless. Have a nice day.